Kamusta sa inyo mga tol? Sinabi ni Davin Haney na ginugulo ni Mayweather ang sport ng boxing. Sinisisi ni Davin Haney mga tol si Floyd Mayweather Jr. sa kasalukuyang gulo sa boxing, kung saan ang mga manlalaban ay hindi gustong makipaglaban sa isa't isa at pinoprotektahan nga sila ng mga promotor. Sa madaling salita, naghahanap ng mga cash out na laban o madaling pera. Ramdam nga ni Haney na si Mayweather ang nasa likod ng pagbagsak ng boxing at siya nga din daw ang salarin sa kasalukuyang pagwatak-watak ng sports. Sa mga pinakita ni Mayweather, natuto nga ang mga manlalaban at ang kanilang mga promoter kay Mayweather na pumili ng kalaban na mahina para lang kumita ng pera at gumawa ng mga laban na maingat upang lokohin ng publiko. Sa kasamaang palad lang, huli na para sa boxing na bumalik sa dati na ang pinakamahusay ay nakikipaglaban sa pinakamahusay at hindi nga maaaring magbago dahil natutong kumita ng pera. At ang mga manlalaban at ang mga kanilang taga-taguyod, kailangan nilang bantayan ang kanilang perfectong record. Bagamat si Haney nga ay hindi nasisiyan sa gulo na nilikha ni Mayweather na may pattern ng pag-iwas sa mga manlalaban, pero ginawa din naman ni Haney na lumihis sa mga mamamatay tulad nila sa Shakur Stevenson at tumakas sa division upang maiwasan na kanyang maingat na binuong record na masira. Pero mga tol, dahil kung talagang may issue si Haney sa cherry picking model ni Floyd na sinusundan ng mga fighters at promoter, mananatili nga siya sa 135 at lalabanin si Shakur at ang iba pang ang mamamatay tao na gustong manggulo sa kanya. Sa kabila naman mga tol, isang malaking sorpresa ang undisputed super middleweight champion na si Canelo Alvarez ay makakaharap sa 154 lb four belt champ na si Jermer Charlo sa kauna-unahang laban sa pagitan ng dalawang undisputed belt holder sa kaysaysayan ng boxing. Sa hindi nga nakakaalam, si Jermer ang kambal na kapatid ni WBC middleweight champion na si Jermer Charlo ay aakit mula sa 154 lb division upang hamunin si Canelo para sa kanyang undisputed championship sa 168 division. Sa pamamagitan nga ng pagpili sa mas maliit na kapatid na si Charlo na lalaban, mas mataas ang tsansa ni Canelo sa pagkakataong manalo dahil ito nga ay magiging isang malaking pagtaas ng timbang para sa 154 pounder. At mga tol, hindi nga magiging patas para sa super middleweight na si David Benavides at David Morel Jr. na naghihintay nga ng laban sa undisputed 168 lb championship. Ngunit medyo malinaw nga na walang gustong gawin si Canelo sa dalawang killer na iyon. Ilang linggo nang ang pinapaniwalaan ng boxing public na makakaharap ni Canelo ang mas malaki, mas makapangyarihang kapatid na si Charlo na si Jermer sa Setyembre. Ngunit mukhang maiba nga plano ang PBC at piniling ipasok si Jermer bilang kalaban ng Mexican star. Hanggang dito na nga lang muna tayo. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at pindutin ang notification bell mga tol para palagi kang updated sa ating channel. Maraming salamat po.